Si Lilia po ay ang ating bagong commissioner. Ine-expect ho niyang gagawin, batay ho dito, magkakaroon ho ng lifestyle check. At ang iche-check po ay mga social media influencer at saka mga professional. Sa totoo lang, sa totoo lang, ako po ay social media influencer. At the same time, CPA ho ako. Okay. So kasama ho ako dito sa magkakaroon ng lifestyle check. Eh talagang ganun. Yan ho yung gusto niyong mangyari. Para naman, maganda naman ho yung sinasabi. Magandang panahon sa inyo, masayang panahon sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal. Masasabi ko sa inyo, ay ginagawa ko yung pagbabayad ng tama at sapat. Ha? At timely. Yeah, ginagawa ko yan for the past decades. Dekada na ho ako nagbabayad ng tax. At 35 years na ho ako sa ganitong hanap buhay. At alam ko na hindi maganda ang kalalabasan kung kayo ho ay hindi susunod sa ating tax code at yung implementing rules and regulation. So, pag-aralan natin yung kaisipan niya. Sabi niya rito, marami ring makikitang citizens ang tataas ng lifestyle nila. Yet, kung compare mo sa tax na binabayaran nila, ma-question mo rin bakit ang dami mo properties? Display mo pa nga. Ang sinasabi niya, i-display mo yung property mo sa Facebook o kaya sa mga social media, Instagram at saka YouTube. Display mo. Sina-challenge ka. So, ibig niya sabihin, huwag mo i-display. So, hindi lang naman ho ang city. Pag sinabing citizen, mga kaibigan, hindi lang yan taxpayer. Okay? Kasama din dyan yung revenue officer. Ito dapat mga taxpayer kong mahal. Maliwanag naman binabanggit dito sa kanyang sinasabi ay huhulihin niya raw yung revenue officer eh. Sabi niya rito, Guillermo also plans to continue with lifestyle check among the ranks of the BIR. So mga ka-taxpayer kung mahal, kung meron kayong kapitbahay, kamag-anak, o kakilala na gara-gara ng mga sasakyang nakapark sa bahay, ang gaganda ng bahay, mga mas yun. Okay? At mga anak nag-aaral sa abroad. At isang revenue officer, yung tatay o yung mag-asawang tatay at nanay. Okay? Isumbong ho ninyo. Isumbong ho ninyo sa ating bagong commissioner at isumbong din nyo ho kay bagong presidente, si Bongbong Marcos. Isumbong nyo. At gumawa, kung hindi ho kayo marunong gumawa ng affidavit, ay open ho ang aming organisasyon para tulungan kayo. Okay? Maglalagay ho ako ng ating Facebook. Ang pangalan ho ay Tax Specialista dot Legal. Ayan. Okay? So, gagawa ho tayo ng Facebook account o kaya website para ho sa Tax Specialista Legal. Matulungan kayo ng legal ng mga lawyers natin, mga tax lawyers, para makapagawa ng affidavit. Okay? Kontakin nyo lang ho kami. Andiyan naman yung number ko. Nasa gawing kanan ninyo sa bandang itaas. Kanan. Ayan. Kanan ninyo, hindi ko kanan. Sabi rito, she added that one way to do this is through digitalization, expanding the online services of the BIR. Ma'am, alam ko, alam nyo naman itong ibig sabihin na to. Ang nangyayari ho ngayon, minomonopolize ng BIR yung connection. Pabayaan ho ninyo kaming mga pribadong tao
o nagninegosyo na makakonekta gamit din ho yung aming mga ginawang platform para kumita din ho kami. Ayan. O mabawasan namin yung expenses, cost of complying sa BIR. Oo, ang sabi nga ni Congressman Joey Salceda, paying ano, ease of doing paying taxes. Oh, yan ho rin na nasa isip ko eh. Magkaroon ng ease of doing taxes. So gumagawa ho ako ng mga libro, training, tax accounting manual, substantiation requirements para compliant to sa mga tax laws and regulations ho natin. Okay? So maganda ho yung kanyang gustong mangyari, sabi rito, make it easy for taxpayer to comply, na madali silang magparehistro, madali silang kumuha ng mga resibo, madali silang magpay ng taxes, o yan o, ease of paying taxes yan eh. So that in that case, it will be easy for them to comply. Yan po ang aming plataforma din, kagalang-galang na Lilia, gusto ho namin na magkaroon ng ease of paying taxes. Bawasan ho natin yung mga reportorya requirements na irrelevant naman, hindi naman ginagamit ng BIR in making national decisions. Okay? Papasok voluntary ang tax collection. She asserted. Yan, tama ho yan. Yan ba, meron hong nagko-question ho sa atin. Ha? Paano ginagamit sa social media? Paano gagamitin yung social media? Actually, nangyari na ho ito. Matagal na panahon na. Ito lang ho yung mga taong babanggitin ko. Kinuha ko rin to sa Facebook. Ano? Facebook sa YouTube, sa internet. Philippine tax men investigate woman over social media post. Ito ho yung babae. Ayan siya. Siya ho si Jean Napoles. Ayun. So, social media post featuring flashy cars, swanky condominium in the US. O yun ho yung ginamit ng BIR para ho kasuhan ng tax evasion si binibining Jean Napoles. Pero kung babasahin nyo yung internet natin, siya po ay napawalang sala dahil kulang daw ho ang ebidensya na ipinresent ng BIR. So, talo ho ang BIR dito. At isa pa ho sa mga celebrity ng YouTube ay itong dalawang taong to. Yan, si Jay Zam pala, Manabat, at saka si Camille Trinidad. Sabi rito, meron silang 12 million followers. Hindi ko ba lakihan? Pwede pala lakihan. Ayan. So, dinilit nila. Bakit nila dinilit? I-check natin. Bakit kaya dinilit yung kanilang account? Makikita ho natin dito sa ni-research natin dito, hinahabol pala sila ng BIR, basay dito. After Jamil YouTube channel closure, BIR says income can still be tracked. Ayan. Talaga namang yung lifestyle nila, ayan, parang mansion din yung bahay. Lakihan ko nga. Ayan, oh. Parang mansion yung bahay, ang ganda-ganda na sasakyan. Ano bang sasakyan to? Ayan, basta't yan. So, pwede pa rin daw habulin ng BIR kasi, ayan, pwede raw, basahin nyo na lang, punta kayo dyan. So, yan ho yung tinatawag nating lifestyle check sa mga vloggers, katulad ko, at saka sa mga professional, na katulad ko rin. So, mag-ingat kayo, yun lang sinasabi ko. Pag-usapan natin, meron bang rule tungkol ho sa lifestyle checking? Meron naman mga ka-taxpayer kung mahal. Yan po ay ginawa noong 2010 March. Ayan. Paki-download nyo lang ho it Revenue Memorandum Order Number 19-2010. Ang subject ko ay Taxpayer Lifestyle Check System. Ibig sabihin system, ito po ay parang kuryente, manggagaling doon sa paggawaan ng kuryente, makakarating dito, ilaw na, ayan, internet na, ganoon. System, okay. So, merong input, may output, parang computer, system din yan. So,
pag-aralan natin ano ba ibig sabihin yan at bakit ginagamit. Nakasulat naman po dito, mga taxpayer kong minamahal, it has been observed that there are several individual taxpayers with substantial investments and assets and or capricious lifestyles na pinapresent nyo sa YouTube or sa Facebook but have relatively small income declared and consequently reduced income tax payment. Likewise, it has been observed that individuals attempting to evade or minimize tax payment rarely report their income and would often not provide their books, records for scrutiny. This order is being issued to help address the difficulty encountered by revenue officers in examining a taxpayer's tax compliance when there is no direct evidence or no direct evidence of income or the books and records are inadequate, not available, or inaccurate. Yet, it is palpably clear that the taxpayer is earning income as evidenced by increase in substantia or substantial asset they own or a lavish lifestyle they maintain. Ayan. So, pag pinopost kayo ng post sa Facebook ninyo, ha? Nagtatanong, sir, bakit sinabi ko na, di ba, ang Supreme Court pumapayag na gamitin yung mga ebidensya na makukuha sa Facebook Messenger. Pumapayag eh. So, sino magpipigil sa BIR na hindi gumamit? Yun ang tanongin mo sa sarili mo, bossing na nagtatanong sa akin. Okay? Sino sa inyo ang makapagpipigil sa BIR na hindi gamitin yung mga Facebook? E ginamit na nga. Yeah, pinakita ko na nga sa inyo yung sample. So ngayon, anong gagawin? Pag nakita, oy, may lifestyle check. Ayun. Gagamitin ngayon yung lifestyle check nyo dito. Ayan. Ide-develop ng BIR. Sabi rito, development of rate case. Ibig sabihin, run after tax evader. The development of rate cases shall be principally responsibility of the National Investigation Division and Special Investigation Divisions. Ay, ito matindi. The taxpayer lifestyle check system prescribed in Revenue Memorandum Order Number 19-2010, among others, shall be used in the development of rate cases. Maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ha? Pag nahuli kayo, sir, using taxpayer lifestyle checking isang sistema, tuloy ho kayo sa kalabozo. Okay? Tuloy na tuloy kayo sa kalabozo. So, kayo pong may mga estate tax problem, meron pa hong tax amnesty hanggang 2023. Kung may problema ho kayo sa pambabayad ng buwis, available ho yung mga lawyers natin, mga tax lawyers, mga tax specialista lawyers, pwede ho kayong matulungan. Kaya lang, siyempre, kailangan namin ng ebidensya para kayo tulungan. Pieces of evidence. Ibig sabihin, maraming ebidensya. So, para dun sa mga gustong tumulong sa ating gobyerno, linisin ang mga BIR problems sa pamamagitan ng pagtuturo kung sino yung mga BIR officials na yumayaman na wala namang hanap buhay. Walang negosyo yumayaman. Sweldo lang sa BIR yumayaman. Available ho ang bago nating commissioner kasi isa sa mga project niya ay habulin through lifestyle checking din ang mga BIR officials. So para naman dun sa mga taxpayer na may problema na, sir, anong gagawin namin? Nahabulin na kami. O, ito ho ang conclusion natin. Number one, know the lifestyle checking system. Okay, ibig ko sabihin yan, paano gagawin ng BIR? Tuturo ko yan, meron tayong part 1, part 2, part 3, hanggang kung saan abuting part yan, o chapters, ituturo ko sa isa-isa. Ituturo ko, hindi lang ho yan sa social media, meron pa hong iba, kasi may lifestyle system, kumpleto na ho.
Okay? Second, ay pwedeng yung gawin is use your right to rectify. Yan ho'y karapatan ho ninyo. Kapag nakita nyo na hong may mali kayo, wag ho kayong right to remain silent. Talo ho kayo doon. Kasi may problema kayo eh. Wag nyo gagamitin yung right to remain silent. Ang gawin nyo is right to rectify. Yun ho gagawin nyo. Right to comply. Meron ho kayo niyang right. At yung pangatlo ho, tuturo ko ho yan sa inyo. Walang problema ho. Sa mga susunod nating video, use your right to be informed. Ayun, kaya matinho kayo ng aking mga lectures. I-inform ko talaga kayo, ituturo ko sa inyo yung mga gagawin ng BIR sa inyo para makapag-prepare ho kayo. Yung taong alam kung ano mangyayari sa future, nakapag-prepare in advance. O, di panalo kayo, di ba? At yung huli is use your other rights now. Okay, ano yung gagawin yung right? Use your common sense, right mo yun. right against ignorance. Oh, right mo yun eh. Gamitin mo, sir. So with that, iniimbitahan ko kayo na maging sponsor ko at may gagawin ho tayong project. Yung mga accountant, CPAs na gustong matuto ng tax accounting, mag-comment lang ho kayo sa baba at mag-comment din kayo sa baba kung ano ho yung gusto nyong i-lecture natin. At huwag nyo kalimutan, mag-like, mag-share. At itong video na susunod, panoorin nyo para ito sa kinabukasan ninyo at ng inyong pamilya. Kung sawan-sawa na kayo na mamuhay sa slum area o tinatawag na squatter, huwag naman, pag namatay naman kayo, huwag naman sa squatter din. Okay? Habang nabubuhay kayo, pangarapin ninyo na huwag kayong mapunta sa isang squatter area. Alam ho ba ninyo, sa ibang bansa, ang tawag ho nila rito ay squatter? O, isa pa ho ito. Tingnan nyo, gusto nyo bang yung, pabayaan ko na, pagpatay na ako, ano nang mangyari sa akin? Kawawa naman. Respetuhin po natin ang sarili natin. Sagrado po ang binigay sa ating katawan, galing sa taas, sagrado ho yan. So, pag nawala, respetuhin din natin. Wag ho ninyong pangarapin na maging ganito ho yung kahantungan ng inyong katawang lupa o dito ho kayo ilalagay. Ang tawag ho nga nila dyan, squatter area. Ayaw natin yan. Tapos, pagdating ho ng undas, ayan, pagdating ng undas, daming tao. So, sa dami ng tao, baka mawala pa ho yung apo ninyo o yung anak ninyo, hinahanap ho yung inyong puntod, diba? So minsan yung mga minamahal mo sa buhay eh, hindi na kayo mapuntahan. Why? Naiinis sila sa dami ng tao, mainit, mabaho, 'di ba? Ayaw na nilang pumunta sa ganyang mga lugar. Hindi ko sinasabi na ang Manila North Cemetery ay mabaho. Wala ho akong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang yung feeling ng tao. Pag pumunta sila sa isang maraming sa mataong lugar, mabaho, masyadong masikip, ayan. So, minsan pa nga, hindi kayo makita. Hindi makita yung puntod sa dami ng puntod, di ba? So, anong solusyon natin dyan? Yun yung dapat nating pag-isipan eh. So, ano ba mga alternatibo? Kaya yung ibang tao, kumukuha sila ng columbarium. Wala namang pinagkaiba ho yan sa ganito eh, yung columbarium eh, di ba? Halos parehas lang, pinaganda lang. Ito, isa sa mga columbarium na maganda rin. So, ang sinasuggest ko mga ka-taxpayer kong minamahal, habang may panahon pa na mag-decide kung saan kayo pupunta, sabi ko nga, this is your kinabukasan, this is your future. Pwede ho natin gawing ganito. Diyan ho kayo ilalagay, maayos, okay? Ang view, hindi madedehado yung inyong pamilya because pagkatapos nilang pasyalan kayo, pwede silang mamasyal dito sa paraiso. Ang view nila, nakaka-relax, nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng problema. Magagawa ho tayo, hindi ho columbarium. Pag sinabi ho kasing columbarium, column, nakatayo. Ito ho hindi, nakahiga. Ang tawag ko nga is, hindi ko lang alam kung tama yung horizontium. Horizontium kasi horizontal.
Orisonium, ha? So gagawa ho tayo ng ganito. Okay? Ganyan ho. Nasa lupa. So yung mga bawat ano niyan, bawat butas niyan, nandoon ho yung urn ng minamahal nyo. So kung yung minamahal ho ninyo ay nandito sa ganitong sitwasyon, ayan, pwede ho nyong ilipat dyan. Pwede ho, once na matapos ho yung project natin. So kung ang minamahal nyo nandiyan sa ganitong lugar, pwede ho nyong ilipat dito sa ating pinag-uusapan. Ayan, dito sa ganito, lilipat natin yan. Dito ho natin ilalagay. So, may mga urn ho kayong pwedeng kunan. Ang tawag ho dito sa urn na to is living urn. Okay? So, pwede rin ho dun sa urn. Hindi ko ho kayo, may option ho kayo, ganitong urn. Ibig sabihin, forever na nandiyan ho yung kanilang labi. Yung sinunog, ashes niya, nandiyan pa rin sa urn na yan. Okay, ilulubog. Or pwede ho kayong mamili, mga ka-taxpayer, kung minamahal, yung urn niya, gagamitin natin na plant-based. Ayan, plant-based. Mapapansin nyo, yung urn, meron hong tumutubong plant. So, yung plant na yan, pwede ho kayong mamili. Maraming klase ho ng plant na pwede nyong ilagay dyan. Ang ibig ko lang sabihin ay ganito. Yung abo, lalagyan ho ninyo ng seed. Okay? So, yung seed tutubo, magiging halaman. So, yung abo, naging halaman. Sino ngayon yung halaman? E di yung inyong mahal sa buhay, nabuhay siya sa pamamagitan ng halaman. Siya ho yung halaman ngayon. Yung ashes, naging halaman. E di buhay siya. Diba? Buhay. So, iyon ho. So, ano-ano mga halaman na pwede siya? Ito ho. Ilakihan nyo na lang ito para makita ho ninyo. At pagsasama-samahin natin yung mga urn na pare-parehas yung kanilang piniling halaman. For example, ang piniling halaman ay itong kulay blue. O, di lahat ng blue sabay-sabay, iisang lugar lang may zoning tayo para sa mga gustong maging halaman sila. Ha? Kung ikaw, namatay ka na, gusto mo maging halaman, o sasabihin mo lang sa amin, dito kami, Mr. Maestro, ah, ito yung lugar ko. Ah, ito yung lalagay mo sa akin. So, kami na ang bahala doon. Okay, tuturuan mo lang kami. So, of course, di namin alam kung kailan ka mamamatay. Kailangan may pamilya ka na magsasabi sa amin para mag-a-action naman kami. Kasi, i-reserve namin yan sa iyo, sir. I-reserve namin yan. Ah, karapatan mo yan kung anong gusto mong mangyari sa iyong kinabukasan. Hindi lang sa iyo, pati sa mga pamilya mo. Okay? Pwede kayong tabi-tabi. Ha? Lahat naman tayo pupunta dyan, pero sinasabi ko lang, gusto ko, pag napumanaw ako, maganda yung pupuntahan ko, hindi dun sa squatter area. Okay? Pwede rin ho kayong maging paso. So, yung isang namatay, naging ashes na siya, gagawin siyang paso. O, di gagawa tayo ng malaking paso. Ando dun siya, tumutubo. O, di siya yun. Diba? So, pag ganyan na yan, ito yung mga sample, oh. Paso ka, tumubo, ayan na. So, ano mangyayari ngayon? Ikaw na ngayon yan. Pag pinuntahan ka ng pamilya mo, ganito itsura. Hindi ba mas maganda kung ganyan? Ah, may kinakausap yung iyong mahal sa buhay? Buhay ka eh. Halaman ka eh. Pwede kang kausapin. Diba? Napakaganda. Napakagandang senaryo to. Napakagandang kunan ng picture. Napakagandang ilagay sa Facebook. Ah, ito yung tatay ko. Ito yung lolo ko. Eh. Ah, isa na siyang halaman. Pwede niyang puntahan. Pwede niyang diligan. Pwede niyang gupitan. Oh, para kang nagugupit ng buhok. Diba pinagaganda mo? Or kami nagagawa nun sa'yo. Ah, may magbabantay, may magugupit, may magtitrim, may maglilinis. O so, hindi ka nag-iisip na parang ang dumi-dumi naman. Ang dumi-dumi naman nung aking libingan ng minamahal ko. Diba? Meron bang peace of mind pag ganito? Pag madumi ang libingan? Diba? Pag madumi libingan, meron ka bang peace of mind? Ganyan, patong-patong. Diba? Parang sinisisi mo ngayon sarili mo, hindi mo na mabigyan ng magandang libing yung minamahal mo. So, ngayon hindi na ho.
Kasi ito ho'y iniisip ko ng matagal. Eh, nasa sa inyo ho kung gusto ho ninyong maging ganito or manatili sa ganitong kalagayan ang mga mahal nyo sa buhay. Yan. Magiging ganyan ho yan. Yung inyong minamahal sa buhay. So, ang kagandahan nito, ito na ngayon yung ilalagay ninyo sa inyong Facebook account. Napakagandang picture. O, itong gusto nyong picture sa Facebook nyo. Mamili kayo. Itong picture sa Facebook o itong picture. Diba? Hindi lang yon. Magkakaroon din tayo ng pet cemetery para ho sa inyong mga minamahal na alaga. Karapatan ninyong ma-enjoy ang Pilipinas. Kasi, Pilipino kayo. Marami pong salamat mga ka-taxpayer kumahal. Peace and happiness be with you for life.